Kabilang ang Santolan Station ng LRT 2 sa mga dinaraanan ng West Valley Fault. Pero pagtitiyak ng PhilVox at pamunuan ng LRT, walang dapat ikabahala. May news to go si June Veneracion. Sa pag-aaral ng PhilVox, tumatawid ang West Valley Fault sa bahagi na ito ng LRT Line 2 sa Santolan, Pasig City. Pero ayon kay Dr. Carlos Arcilla, Director ng NIGS o National Institute of Geological Sciences ng University of the Philippines, dahil hindi elevated ang pwesto ng rilis dito, hindi raw dapat mabahala. Kung ako lang, mas natakot pa ako kung poorly maintained yung drain kaysa yung sa lindol eh, being a geologist. Ha? Kasi yung lindol, how often does it happen? Pagtitiyak rin ang pamunuan ng LRT Line 2, kapag nagkaroon ng paggalaw, siguradong magkakaroon ng power fluctuation sa linya at ang kawalan ng kuryente ang magpapahinto sa tren. Kaya maiiwasan daw ang sitwasyon na may tumatakbong trend sa kasagsagan ng lindol. Kapag ka nagkakaroon ng fluctuation na ganyan, magkikikin ka agad yung UPS natin. And kasama doon sa programming niya, magbabato ka agad ng red signal yung ating signaling system. Para pag nakita nung trend naman na red na yan, titigil na yan eh. Tapos automatic din yung system natin. Aside from the fact na nakikita ng operator yung red, na automatically, manually, titigil siya, meron din yung automatic system natin. Kapag red, hindi rin talaga makaka-under yung trend. Paliwanag naman ni Dr. Arcilla, sa usaping lindol, hindi lang mahalaga kung gaano kalapit o kalayo ang istruktura sa fault system. Mahalaga rin daw ikonsidera ang kalidad ng lupa. Matibay daw ang lupa kapag adobe. Sa pag-aaral na ginawa ng kanyang kasama sa UP NIGS na si Dr. Arthur Saldivar Sali noong 1991, makikita kung saan ang mga lugar sa Metro Manila na mataas ang panganib ng lindol at kung saan ang hindi, base sa klase ng lupa. Ang kategorya ng mga lugar na nasa kulay blue ay very low risk. Kabilang dito ang Quezon City, parte ng Caloocan, parte ng Malabon, parte ng Pasay, San Juan, Mandaluyong City, Makati, Paranaque at Taguig. Low risk naman ang mga nasa kulay purple. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Maynila, Marikina at Caloocan. High risk ang kulay maroon na kinabibilangan ng ilang parte ng Navotas, parte ng Maynila, Malabon at Marikina. At very high risk ang nasa kulay pink, ang Pateros at Pasig. Kung ang bahay mo naka sa adobe, naka-construct sa adobe tapos magandang pundasyon, mas lamang ka. Pero yung mga areas ito na pink at saka pula dahil putik at saka loose sediment. Pag may lindol kahit na malayo ka pa sa earth sa fault, malakas ang yanig diyan. June Veneracion, GMA News.